Hello mga kaibigan, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa ating printer. Nasa harap tayo ng printer natin na Epson L565. Ang problema po niya is ito. Ganito po yung lumabas sa output niya. Ayan, nag-blurred kasi. Ayan. Ito po, dapat kulay red. Diba? Yellow, red, blue. Ito, black. Ito po, pwede nyo rin po gawin sa ibang mga Epsons like Epson L120 at yung pang mga ibang Epson printer natin. So, tuturo ko po sa inyo yung paraan na ginawa ko para po mapalabas natin yung kulay red ulit. Okay? Para po magawa yung ating pag-i-ink flashing, ganito po yun. Mag-open po tayo ng documents or pwede po yung picture na ano, na mga nakasave sa computer nyo, pwede nyo po yung i-open. Basta't ma-open nyo lang po itong maintenance tab ng inyo pong printer. So, Control P po tayo. Yan, makikita nyo po yan. L565, piliin yung printer na naglolo ko. Click po yung properties. Tapos, dito po tayo sa maintenance tab. Ayan, makikita nyo po dyan, no? Cell check, head cleaning, print head alignment, power ink flashing. I-click lang po natin yan, power ink flashing na yan. And then, i-click na po natin yung OK. Ayan po. So mga kaibigan, baka bago ka pa lang po dito sa aking channel, ay huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pakiclick na po ang notification bell para updated po kayo sa mga na-uploads kong videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. So ayun mga kaibigan, natapos na siyang mag-ink flashing. So ngayon, ito po siya. Ayan, power ink flashing is complete. So try naman natin siya ngayon i-nozzle check ulit. Click natin si nozzle check. Tapos, print. Tingnan natin kung yung kalalabasan niya yung kanina. Hihilahin yan kasi yung kabilang side nung band paper yung ginamit ko para hindi naman sayang. Ayan, hinihila na niya. Tapos, hintayin natin kung anong kalalabasan ng output dito sa ating Epson L565. Naghalo-halo yung ink niya mga kaibigan. At syempre, eto na. Meron na siyang kulay red mga kaibigan, o di ba? Meron siyang kulay red. So konti na lang, meron lang konting butas, 'yon. Tsaka 'yon. Kaya ang gagawin natin ngayon is dito ay magki-clean lang tayo. So 'yon mga kaibigan, tapos na yung pagki-cleaning natin and tapos na siya. Hindi muna natin i-click yung ating finish. Click natin yung print nozzle check pattern. So ito yung ating kanina ginawa natin, ito yung una. Kulay black siya, wala nalabas na red. Tapos nung nag-ink flashing tayo, may lumabas ng kulay red. Problema lang is medyo mayroong butas pa. So, dito na tayo mag-print sa likod kasi sayang naman. Ayan. Pasensya na po kahit makalat din eh kasi ito may biglaan tutorial lang dahil biglang may nangyari sa printer natin habang nagpiprint po tayo. So, click natin yung print nozzle check. And then, click natin yung print. Okay, tapos intayin natin yung resulta ng ating pong ginawa. Sana po natulungan kayo nitong ating video na ito at sana po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para po sa mga dadating pang ating mga videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. More on tutorial po ito. So, ayan. Tingnan natin kung anong kinalabasan mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, okay na, lumabas na yung ating red, kumpleto ng guhit, yellow, blue, tsaka yung black. So, sana po nakatulong itong video na ito, ganun lang po yung proseso, or yun po yung pinaka-basic na paraan muna bago po natin kalkalin itong ating mga printer. Gagamitin po natin muna itong ating mga kayanan ng ating maintenance staff dito sa ating computer, or pwede rin naman po dito sa ating control panel kung wala pong computer. So, ganun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Bye-bye po and God bless.